Sa ating mga balitang pangkalakalan po naman, aminado ang Transportation Department na malaking balakid pa rin sa konstruksyon ng Metro Manila Subway ang mga usapin nga ng right of way. Nako, eto na naman po tayo. Samantala po ayon kay DOTR Undersecretary for Rails Jeremy Regino na iayos na ang 50% o kalahati po ng right of way. Patuloy naman daw ang negosasyon sa ilang pang mga property owners na tatamaan ng subway. Bukas din daw ang ahensya sa posibilidad na idaan sa expropriation proceedings o pagkuha ng estado sa mga pribadong ari-arian na tatamaan po ng Metro Manila Subway Project. Yan ay kung hindi talaga uubra ang negosasyon. Kumpiyansa ho naman ang ahensya na masisimulan na po ang operasyon mula sa Valenzuela Station hanggang Ortigas Station sa 2028. Sa 2029 po naman ay inaasahang bubuksan ang Ortigas Station hanggang Bicutan Station. Sa ngayon po ay sisimulan na po ang pagbubungkal sa North Avenue Station patungo po ng Tandang Sora Station. Inaasahang po naman matatapos ang paghuhukay sa loob ng 12 buwan. Samantala, malaking banta naman daw ang fraud at iba pang uri ng cybercrime sa paglago ng IT at business process management industry. Sabi ng IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP, nagkaroon ng pagdududa sa seguridad ng datos na hawak ng mga outsourcing firms. Kaya naman idiniin ng grupo ang kahalagahan ng paghahanap ng solusyon para dito. Kung hindi raw kasi ito matutugunan, di nila maaabot ang kanilang target na makalikha ng mahigit 1 bilyong trabaho pagsapit ng taong 2028. Hindi rin daw maisasakatuparan ang layo nilang makapag-ambag ng 59 na bilyong dolyar sa export revenue. Muli po namang nadagdagan ang mga gamot na hindi na po papatawan pa ng value-added tax of VAT. Kasama dyan ang Pemetrexed, Entrectinib at Sonidegib na ginagamit ng mga cancer patients. Wala din pong VAT para nga sa Losartan, Potassium, Amlodipin, opo, at ilang pang mga gamot na para po naman sa hypertension. Exempted din po ang ilang pang mga gamot sa mental illness. Sabi po ng Bureau of Internal Revenue, layo nilang makatulong sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga Pilipino. Sumampa naman sa 1 milyon ang bilang ng mga pumasok sa bansa ngayong taon. Ayon sa Tourism Department, nasa 1.2 million na ang tourist arrival sa Pilipinas dito lamang March 5. Mas mataas yan ang higit 20% kumpara sa mahigit 999,000 na naitala Marso noong nakaraang taon. Mahigit 74% ng pinakahuling tala ay mga banyaga. Ang natirang bahagi ng bilang naman ay mga overseas Filipinos na nakauwi na. Nagsani pwersa ho naman sa unang pagkakataon sina Manuel V. Pangilinan, si Boss MVP, Sabin Aboitis at Ramon S. Ang RSA para po sa malalaking proyekto sa kuryente. Ito nga po'y alinsunod sa layon po ng pamahalaan na makahanap ng mas malinis na energy sources. Kasama riyan ang pagpapalakas po na sa Ilihan Power Plant sa Batangas City. Gumagamit kasi ang naturang pasilidad ng liquefied natural gas na ayon sa mga eksperto ay mas malinis kumpara nga sa uling o fossil fuel. Coal. Pagtutulungan po ng Meralco Power Generation, Aboitiz Power at ng San Miguel Global Power Holdings ang upgrade nito at isa pang pasilidad na magbubukas naman sa huling bahagi po ng kasalukuyang taon. Bibili din si po sila ng isa pang pasilidad para nga po sa pag-angkat, pagluluwas at pag-iimbak ng liquefied natural gas. Aabot sa 160 bilyong piso ang halaga ng naturang mga proyekto. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.